Okay, magandang gabi sa inyo mga buddy. Welcome back dito sa ating YouTube channel na Iman Supremo. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, baka naman pwede na pindutin mo na yung subscribe button na yan, pati na rin yung bell notification para updated ka sa mga reaction videos na ating gagawin. So katatapos lang natin na gawin itong reaction video tungkol nga dito sa paglalabas ng kamay ng isang ABS-CBN crew sa nangyari kanina sa BBM Sara Caravan dito sa may QC. At nabanggit din natin dito si Mike Defensor. So siya yung kasama ni na BBM and Sara na bumaybay dyan sa Commonwealth Avenue, at siya rin yung tatakbo na pagka-mayor dyan sa QC. So ngayon nandito tayo sa kanyang Facebook page, at meron siyang inilabas na post at video. Yan ang ating tatalakayin ngayon dito sa ating reaction video mga buddy. Okay, so 7 minutes ago, ito po yung mahabang post ni Kong Mike Defensor. Then may nakalakip din na video. So basahin natin. Ito muna ang first paragraph. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Mike Defensor. Pasensya na po kayo. Medyo paus po ako. At galing po tayo sa rally kanina. Hindi pa po ako nakapagpalit lang ng t-shirt. Ngayon po gumawa po ako ng pagpapaliwanag sa kadahilanan na may mga nilalabas na mga fake news tungkol po sa rally kanina na dinaluhan ng ating susunod na pangulo na si Bongbong Marcos at ni Mayor Inday Sara ang ating pong susunod na pangalawang pangulo. Sinasabi po daw nila na ito daw pong mga taong umattend ay mga bayaran. At alam nyo ho, napakaraming tao nyan. Kung ayan po ay mga binayaran, eh siguro daang-daang milyon ang ginastos para mangyari yan. Pero bagamat ganun ho, sasagutin ko at ipapaliwanag ko, papakita ko sa inyo kung ano itong mga nilalabas na fake news at pagbabaluktot doon sa istorya na nangyari sa motorcade or ng motorcade na ginanap po kanina kasama si BBM at Inday Sara. So ito pong yung sa atin. So yung show's photo, ayan, papakita ko ito. Ito ho yung unang lumabas, sabi ng isang netizen may proof daw. Ito, 500 pesos yung babae, tapos pinikturan ko habang hawak yung pera sa mismong loob ng BBM Sara headquarters. Tingnan nyo po yung t-shirt nung mga nasa likod. Tingnan nyo po. No. BBM Sara, linaw po yan. Yung isa pa, BBM Sara, pareho po silang nakakap. At ito po yung susunod. Ito, shows picture. Ayan, tingnan nyo uli. BBM Sara, pinadala lang din po sa akin yan. At ngayon, tingnan po natin. Parehong tao po ito. Parehong picture yan po, naging t-shirt na yan. Joy QC, isang buklod. BBM Sara, isang buklod. At ito naman po, nakalagay kay Barry Baksa. Sabi niya, go for BBM Sara. Go for Mayor Joy Belmonte. Para sa QC, salamat sa nag-sponsor, isang buklod organization, Sir Isaac Belmonte. Alam naman po namin na a-attend po itong mga BBM Sara, at ang kanila na nga pong mayor ay si Mayor Joy Belmonte. Hindi ko naman po yan minamasama. Wala namang problema sa akin yan. Pero nagugulat ako, pinapalabas nila ngayon na binabayaran or binayaran. Eh, ano po ito? Sinabotahe ba nila talaga na pinapunta nila yung mga taong to, at pagkatapos ipapakita nila, ayan po yung t-shirt na yan. Papakita nila na kunwari binayaran ang mga tao na umattend. Yan po ang picture, tingnan nyo yung pong t-shirt na pareho yan. Okay, so kanina nabanggit natin sa dami ng taong na yan, naniniwala ako na hindi pwedeng bayaran yung mga yan. Kusang loob sila na pumunta, kusang loob sila na magsakripisyo para makita, makadao pang palad, o makamayan man lamang yung kanilang ihahalal na pangulo at saka pangalawang pangulo. Kaya itong pahayag ni Kong Mike Defensor ay ako ay nag-a-agree, dahil sa yun din ang sentimento natin. Okay, meron dito siyang video at panoodin natin. Sa kadahilanan na may mga nilalabas na mga fake news tungkol po sa rally kanina na dinaluhan ng ating susunod na pangulo na si Bongbong Marcos at ni Mayor Inday Sara ang ating pong susunod na pangalawang pangulo. Sinasabi po daw nila na ito daw po mga taong umattend ay mga bayaran. Alam niyo ho, napakaraming tao niyan. Kung yan po yung mga binayaran, eh siguro daang-daang milyon ang ginastos para mangyari yan. Pero bagamat ganun ho, sasagutin ko at papaliwanag ko, papakita ko sa inyo kung ano mga nilalabas na fake news at pagbabaluktot doon sa storya na nangyari ng motorcade na ginanap po kanina kasama si Bongbong Marcos at si Inday Sara. So ito po yung ating, ayan, papakita ko ha, ito po yung unang lumabas. Sabi ng isang netizen, no, may proof daw
Ito, 500 pesos yung babae, tapos pinicturean ko habang hawak yung pera sa mismong loob ng BBM Sara headquarters. Tingnan niyo po yung t-shirt ng mga nasa likod. Tingnan niyo po, no, BBM Sara. Linaw po. Yung isa pa, BBM Sara. Pareho po silang nakakap. At ito po yung susunod, ha. Ito. Ayan. Ayan po ulit. Tingnan ninyo. BBM Sara. BBM Sara. Pinadala lang po ito yan sa akin. At ngayon, tingnan po natin. Parehong tao po tayo. Parehong picture. Yan po yung naging t-shirt na yan. Joy QC. Isang buklod, BBM Sara. BBM Sara, isang buklod, Joy QC. At ito naman po, nakalagay kay Barry Baksa. Sabi niya, go for BBM Sara, go for Mayor Joy Belmonte. Para sa QC, salamat sa nag-sponsor, isang buklod organization, Sir Isaac Belmonte. So si Barry Baksa, alam naman po namin, a-attend po itong mga BBM Sara. At ang kanila nga po mayors ay si Mayor Joy Belmonte. Hindi ko naman po yan minasama. Wala naman problema sa akin yan. Pero nagugulat ako, pinapalabas nila ngayon binayaran. Eh, ano po to? Sinabotahe ba nila talaga na pinapunta nila yung mga taong to at pagkatapos ipapakita nila, yan po yung t-shirt niya, no? Ipapakita nila na kunyari binayaran ng mga tao na umattend. Yan po yung picture at tingnan nyo yung t-shirt. Parehong-pareho yan. Iisang grupo yan. Yan po yung isang buklod organization. Alam nyo, nung hindi pinayagan sa Quezon Memorial Circle ang rally ni BBM Sara, eh talaga naman pong nagreklamo na ako at nagsalita na ako tungkol dito. Pero yung sabotahin pa nila o isabotahin nila yung ginagawang rally para sabihin bayaran, pero sila naman ang gumawa nito at sila din ang nagbuo nito. At ito rin grupong to ay hindi ko po grupo. Yan po yung BBM Sara, supposedly Joy Belmonte. Hindi ko alam kung totoong BBM Sara sila. Pero sigurado po ako Joy Belmonte sila dahil ang nag-sponsor ay sinasabi nga ay si Sir Isaac Belmonte. Huwag naman pong ganun. Marami po ang totohanan at naniniwala kay Bongbong Marcos at kay Inday Sara. Maraming sincero na voluntaryong tumutulong kay Bongbong Marcos at kay Inday Sara. Hindi po lahat ng tao ay bayaran. At lalo tigit, hindi namin papayagan na isabotahin niyo po ang ginawa naming isang napakaganda, napakainit, at napakagaling na motorcade ni BBM at ni Inday Sara. Yung ginagawa niyo pong pagsabotahe, eh talaga naman pong sukdula na. Hindi niyo na nga kami pinayagan sa Quezon Memorial Circle, papasamayin niyo pa yung magandang imahe na ginagawa at pagpapatupad sa halalan o sa pagpapakilala ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara. Huwag naman pong ganun. Patas lang po sana. Hindi naman po siguro patas at tama na i-fake news nyo yung mga taong ito. At higit sa lahat, hindi hong maganda na yung mga taong nagboluntaryo, na lumabas at talaga nagsakripisyo kanina para ipakita ang kanilang pagsuporta kay Bongbong Marcos at Inday Sara ay pasamay ninyo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. So yan po ang pahayag ni Kong Mike Defensor. At ako'y sumasang-ayon dito. Hindi lang ito ang lalabas na negatibo na papakalat ng mga kalaban. Sigurado, bukas meron na namang panibago yan. Talagang pilit nila na hihilahin pababa, pilit nila na sisiraan kung ano man yung mga matagumpay na ginawa ng BBM Sara Tandem, itong mga motorcade. Talagang hahanapan at hahanapan nila ng mga butas yan upang sa ganun ay mapasama. Pero it's too late for them. Hindi na maniniwala ang mga tao. Sa unang sulyap siguro, okay. Pero pag na-realize yung mga tao, hindi, paninira lang to. Ganyan ang mangyayari. Hanggang sa dumating ang takdang araw ng eleksyon, nandyan na. Mas titindi pa ang siraan, mas matindi pa yung mga eksena sa banga, ika nga. So yan lang po ang ating reaction video dito sa ipinahayag ni Kong Mike Defensor. At ilalagay din natin sa description or tingnan nyo na lang dito sa kanyang FB page na Mike Defensor, yung kanyang kumpletong pahayag. Muli, wala po tayong iwanan para sa bayan. Iman Supremo, see you next time.